Napasayaw pa sa tuwa si Philam boxer Brian Viloria matapos madepensa ng kanyang WBO flyweight belt laban kay Omar Nino Romero ng Mexico. Panalo ang The Hawaiian Punch sa pamamagitan ng technical knockout sa 9th round laban sa The Giant Killer. May news to go si Jay Sabale. The winner by technical knockout and tagumpay si Brian The Hawaiian Punch Viloria matapos talunin ng Mexicanong si Omar Nino The Giant Killer Romero. Sa pagkapanalong ito, matagumpay na nadepensa ni Viloria ang WBO Flyweight title. Di man napatumba ni Viloria ang tinaguri ang The Giant Killer, napilitan ang referee na ipatigil ang laban dahil sa pinsalang tinamo ni Romero mula sa mababagsik na kombinasyon ni Viloria. Mabilis at mabagsik na mga suntok ang pinakawalan ng The Hawaiian Punch simula pa lamang ng title fight. Hanggang umabot sa round 9 kung kailan naging klaro kung sino talaga ang tunay na panalo sa laban. Matapos ang pagkapanalo, napahula dance pa si Viloria sa tuwa. Lalo pat minsan na niyang nakalaban si Romero kung saan si Viloria ang umuwing luhaan noong 2006. Nauwi naman sa no contest ang sunod nilang pagtatagpo. Kaya naman sa pagkakataong ito, tila na bunutan daw ng tinik ang ating kampiyon. A draw that turned to a no contest, that kind of made me think, you know, if I had the goods to be a great fighter. But I think the win today kind of lifted that and kind of cemented, you know, an idea of having, okay, you're on the right track. Kakaibang Viloria naman daw ang nasaksiyan ng mga manonood at boxing analyst. Sa liksi at bilis raw, bakas ang paghahandang ginawa nito, lalo na sa round 4. Boxing is 80 to 90% in the mind. In this fight, he was stronger in the mind. Kaya naman maging ang mga kapwa niya boksingero, napabilib din. Nakita ko nung nag-undercard ako sa Hawaii, nakita ko yung determination ni Brian at saka yung pursige niya talaga na ibalik niya yung dating Brian Viloria. Posibleng susunod na makaharap ni Viloria ang Mexican Southpaw na si Hernan Tyson Marquez. Pero ayon kay Viloria, uunahin muna niya ang honeymoon nilang mag-asawa na 2 taon na nilang pinaplano. Jay Sabale, GMA News.